Ang kautusan ni Moises at ang
Hindi na po bago sa ating Ibanghelyo, ipinahayag sa atin ang pinakamahalagang utos, ang utos ng pag-ibig. Ang pag-ibig pala ay iniuutos. Bagamat ang pag-ibig ay hindi lamang utos, pero bago sa ay pinamamalik ito po isa sa mga, kung tawagin natin ay tatak, Kristiyano, yung utos ng pag-ibig, ang pag-ibig na nag-uutos na umibig. Bahagi ako sa ay medyo may kamigatan. Kasi sabi na paano ito nakaroon ng kamigatan. Sabagal, yung pag-ibig, hindi lang doon sa gusto mo. Eh, kasi magkano ko dito, kaya iibigin ko ito. Madali mo. Pero yung pag-ibig ay binibigay ni Jesus ang utos ng pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Kahit na hindi mo gusto, iibigin mo. Kahit hindi ka gusto, iibigin mo. Kahit na ayaw sa iyo, iibigin mo. Kaya kahit na sa mga medyo, medyo mabigat ito yung utos ng pag-ibig. Kasi ang pumakita po natin yung pamantayan ay isang pamantayan na yung pag-ibig ay kapag ikaw ay kapwa ng Diyo lamang. Pero kapag hindi ka na kapwa ng Diyo, ay sorry na, yung daan, yung iibigin mo sa ating iba, ang pag-ibig sa Diyos at kapwa, at yung kapwa ay kahit na doon sa mga hindi umiibig sa iyo. Kaya makita po natin yung turo na ipinapahayag sa atin ng mga kapatid. Na ito yung pinakabuot ng ating pag-Diyos sa ipinahayag ko sa atin sa Ebanghelyo ngayon. Anong sabi? Sa dalawang utos na ito na kasalala ang buong kautosan ni Moises at ang turo ng mga propeta. Ibig sabihin ito yung nilalaman ng utusin ng lumang tipan. Sino ang binubuo ng Biblia ng lumang tipan? Kautosan ni Moises in the first Bibles of the Old Testament ay turo ng mga propeta. Makita po natin yung ipinapahayag po ni Musa yung prophetic books. Yun po yung mga laman ng Old Testament. Kaya, isang pag-inilay na kinakailangan natin ang pagbigyan ng higit ng pag-kilos sa ng pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Ibinibigay ng mga pagkakating tulad ng ating Panginoon sa Kristo yung paano isa sa katuparan ang pag-ibig sa Diyos at ang pag-ibig sa kapwa. Ang makita po natin ay malalim yung panyaya na ibinibigay sa atin ang buong may kapwa. Pero ito siguro yung matatagal natin, nasama ko yung ginagawa ko. Pwede tanong natin, sumasama
Think on good works, awang kawa. Sinabi, ay yun po ang translation ng pag-ibig sa kawa. Tutulong ka sa awang kawa. Lalo-lalo mo sa mahigit na nangilangan. At kung ano pa sa'yo natin, bahagi mo na binibigay ng pagtulong nito na pwede mo natin ma-explore ay kung yung maalala sa susunod na taon ay ito talaga ng Santo Papa na special jubilee, yung jubilee of mercy. Jubilee of mercy. Kasi bahagi din po ng translation yun kung anong ibig sabihin ng pag-ibig ng Diyos at pag-ibig ng kapwa. Kasi kapag sinabi mong mercy, ay isang bagay na pusin po kapag pinanggit natin ang pag-ibig, ay huhugot tayo. Yan ang kalimit ang sinasabi ng mga kabataan. Hugot. Saan ba tayo ang hugot? Ay di wala iba kundi kay Jesus Kristo. Doon tayo ang hugot ng karanasan. Ang makita po natin na itong utos nito ng pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa ay isang pangalan ako sa higit na pinaunawaan kung makita natin mismo yung dakilang awa ng Diyos. Na ganito pala ang hindi ng Diyos. Hindi kita inihibig because you deserve it. Baka kasi kailangan natin yung pag-ibig. Inihibig kita kasi maganda ka. Pogi ka. Ikaw ay sumusunod sa kalooban ng Diyos kaya ay nangibigin. Hindi. It is based on God's mercy. At ito po ay video pa i-explore natin siguro next year. Pero yun ang pangang tayo na makita po natin. Hindi tayo umiibig. Gawa na yung atin ng iniibig, ikaibig-ibig. Kaya tayo umiibig sapagkat yung pamantayan natin ay yung pamantayan na ibinigay ng ating Panginoon sa Kristo. Isang pagtaali ng kanyang awa. Gawa doon natin higit na panunawaan yung kagandahan o lantos na masasabi natin na kapag natin nagawa yun na talagang tayo nagiging makatos. Kasi hindi yung kanyang gawin ng tao na ibigin mo yung tao na nagwawalang iyan sa iyo. Hindi. Magagawa lang yun sa tulong at awa ng Diyos. Kaya kinakailangan, maranasan natin ang Diyos. Maranasan natin ang kanyang pag-ibig. Maranasan natin lahat ng tao sa higit na pinakita sa atin ang buong may kapag. Kasi yun yung magiging pamantayan na tungkol tayo ang buo sa pag-ibig ng Diyos. Kung paano man natin magagawa yung pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Kaya po yung patuloy natin paanyaya, yung patuloy natin paanyaya, dito po yung hindi na ipinapakita sa atin, lalo-lalo na mga nakalipas na mga linggo, yung banal na Eucharistia. Kasi yan yung sakramen ng kanyang pag-ibig. Yan ang maliwanag na sinalis ng kanyang pamamahal sa tao na ibinibigay niya tuwing tayo ay nagdiriwang ng misa. At ito yung ating mensahe na kung yung mapapansin ay magpapakimangin mo na sa darating na dito. Ako ang pagkain na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Doon ipinamita ni Jesus ang kanyang patuloy na pagmamahal. Hindi lamang
Itinaas na natin
Ikaw ay nagbibigay mo sa kilid ng mga banalang na kinaralanan mo sa kanila ng kaputi at ibinigay mo silang wala ng araw-araw. At natuwa mo sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ng alaman mo sa isang Kristo kami na nagbibigay ng mga banal na tao sa iyong mga saksi na ang pananalig sa iyong kagalang namin sa karagalan. Kaya ay sana ang mga angel sa si Awit na mapuloy sa iyong naman ang bayo sa kanilang kami na nagpupuni sa iyong kadakilan. Santo, 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 Panginoon Diyos na makapangyarihan, namumuno ang langit at lupa, namamalakihan mo. O sana, Osana sa kaitaasan, Sa pamamagitan ni Kristo kasama sa kanyang lahat para magpuri sa iyo. Diyos ang mga
mau persaudaraan kami. Amin. Upang tunay namin matunan ang utos ng pag-ibig sa Diyos at sa tao. Amen.
lagi maging kaibigan ni Kristo na binuhos ang buhay sa pagmamahal sa Diyos at sa kapwa habang nabubuhay dito sa lupa. Ngayon, nasa presensya ka